guys, it's me, Nocs, and welcome to my YouTube channel. For today's food video, yes, food video na tayo. Saktong-sakto dahil mag-holiday season na. So, i-share ko sa inyo yung specialty ko na tuna carbonara. So, kinonsider ko tong specialty kasi ito ata yung pinakaunang pagkain na niluto ko na nasarapan yung friends, family members, and relatives ko. Naging small-time business ko din to way back 2016 for 6 months, June to December. May kinailangan lang akong bunuin na pera noon kaya nagpa-order ako ng carbonara sa mga kakilala, sa mga dati kong katrabaho, sa friends, sa mga current na katrabaho. So, ang ginagawa ko, nagpapa-pre-order ako, nagpo-post ako sa Facebook page ko, meron ako noon chismosa. And then, mag-order sila sa akin, mag-message sila. And sa schedule or sa araw ng pagde-deliver, doon nila makukuha yung orders nila. Ang mga sizes ng carbonara ko noon ay single, in a relationship, at it's complicated. Nagbebenta rin ako noon ng tuna sandwiches at nilalagyan ko ng libreng cookies. Nakakatanggap din ako noon ng magagandang feedback at suggestions mula sa mga customers ko. Hindi ko in-expect na papatok siya noon. So parang 3 days, naka-earn ako ng 10,000 pesos. Tanggal na dun yung puhunan ko. So, malaking tulong na yun dun sa kinailangan kong pera before. Yun nga lang, hindi ko na siya natuloy-tuloy dahil meron nga akong current job. So, ngayon, i-share ko na sa inyo kung paano ko niluluto yung specialty ko na tuna carbonara at kung bakit gustong-gusto ito ng mga kakilala ko, ng mga kaibigan at ng mga kamag-anak. So, ang mga materials, ay hindi pala to art video. Ingredients pala, no? Habang niluluto ko yung pasta, gagawin naman natin ngayon yung white sauce. So, kakailanganin natin ng 2 tablespoon of butter, onion and garlic. So, napakamahal ng onion ngayon, pero papaiyakin ka rin lang. So, sana all mahal, pero sana hindi all pinapaiyak. Tuna na nasa lata, specifically hot and spicy yung pinili ko. Kasi doon nagustuhan ng mga tao yung carbonara ko na may konting kick siya or anghang. Mushroom, so ito yung nasa lata din siya, pieces and stems. Cream of mushroom na dinilute ko sa tubig. Cream, so any brand of your choice kung ano yung pinagkakatiwalaan ninyo. Cheddar, evaporated milk. Gagamit din tayo ng konting tubig, salt, and pepper. Una nating ilalagay yung 2 tablespoon of butter. Yung mantika na nasa canned tuna ang gagamitin kong mantika kasi may lasa na yon at andun yung anghang. So, ide-drain lang natin yon mula sa lata. Ngayon, igigisa naman natin yung bawang at sibuyas. Siyempre, unahin natin yung bawang kasi nga number one, charot. Ngayon, isusunod naman natin ang samahan ng mga manggagawa, ang onion. Charot, ha, funny. Isusunod naman natin ang canned tuna. So, ilalagay lang natin siya lahat. Uubusin natin. Wala tayong ititira para sa sarili. Ay, mali, hindi pa. So, yan, uubusin lang natin siya. Wala tayong sasayangin dahil maraming batang nagugutom. Then, dudurug-durugin lang natin yung tuna. So, basically, ginisa natin siya sa sarili niyang mantika. So, para saan naman itong mushroom? Siyempre, para mushroom-ami ang sahog. Ha! Corny. Ngayon, ilalagay ko na yung cream of mushroom powder na dinilute ko sa tubig. So, pwede kayong gumamit ng kahit anong cream of mushroom na gusto nyo kasi nga, there's so much room for improvement. So, ayan, next, isahaluin lang natin siya. Then, takpan for 1 minute. Then, open after 1 minute. Ilalagay ko naman ngayon yung all-purpose cream. So, kung medyo nalalaputan kayo sa consistency ng sauce nyo, pwede kayong magdagdag ng water. So, depende sa preference ninyo. Right after ng all-purpose cream, isinunod ko na agad ang evaporated milk. Alam nyo ba, ito ang best brand for me. Yung kapag may nagtanong sa'yo ng how are you, ang isasagot mo, Alpine, thank you. Haha, sana na-gets nyo yun. At alam nyo ba na itong maliit na lata ng evaporated milk at yung maliit na all-purpose cream ay good for 6 to 8 servings na? So, maliit na halaga pero maraming mapapakain na tao. Then, hahaluin lang natin siyang mabuti para magsama yung evaporated milk at yung all-purpose cream. Then, dadagdagan na natin siya ng konting asin.
at paminta. So, depende sa inyo kung gaano kadami. At hahaluin lang natin siya ulit. So, halo-halo gaming tayo dito. Kung nakukulangan kayo sa anghang, pwede kayong magdagdag ng chili flakes or chili powder. Pero ako, sapat na sa akin tong anghang nito. Then, cover lang natin siya for 2 to 3 minutes. And i-check natin kung kumukulo na. Ngayon, pwede na nating ilagay yung grated cheddar cheese. So, nakakapagbigay to ng salty and milky na lasa at nakakatulong para lumapot yung mismong sauce. So, hahaluin lang natin at i-check natin kung sapat na yung lapot ng sauce natin. Para sa cheesier taste ng white sauce natin, nagdagdag ako ng not 1 but 2 teaspoon of parmesan cheese. Hahaluin lang natin mabuti para magsama-sama lahat ng ingredients. Kaya konti lang yung asin na nilagay ko kasi nakakatulong sa pagpapaalat yung mga cheese. Then, tatakpan naman natin siya at hahayaan natin kumulo for 3 minutes. Pwede nyo rin siya i-check from time to time at tikman kung okay na ba yung lasa sa inyo. At kung masyadong malapot yung consistency ng sauce, pwede nyo rin dagdagan ng tubig. Kung nakukulangan kayo sa alat, pwedeng cheese ang idagdag nyo imbes na asin. Ayan, luto na ang white sauce ng tuna carbonara natin. So, i-cool down ko lang to for 5 to 10 minutes bago ko siya ihalo sa pasta. Ang klase ng pasta na ginamit ko ay linguine. Pero pwede kayong gumamit ng fettuccine, ng penne, ng spaghetti, or kahit macaroni. Saktong-sakto ang consistency ng white sauce ko. Hindi siya ganun kalapot at hindi din ganun kalabnaw. Sakto nga eh, diba? Parmesan cheese ang nilagay ko sa ibabaw. Pero pwede rin kayo maglagay ng ibang klase ng cheese like cheddar. Okay, let's try. Pwede nyo nga palang lagyan sa ibabaw ng toasted bacon or basil. It's up to you. Sa ngayon kasi wala lang akong bacon. Kaya wala akong nilagay kundi parmesan lang. Sariling gawa. Sakto yung anghang nung tuna. Hindi na ako nagdagdag ng kahit anong pang paanghang. Yung pepper naman, hindi naman siya sobrang anghang. So, comment nyo kung ano ba yung mas gusto nyo yung cheese. Cheddar or parmesan. Kasi ako either. Sarap. Grabe. Pwede nang mag-asawa yung nagluto nito. Sarap talaga. Hindi ako sanay sa maanghang. Pag medyo matagal ko na siya kalahain, naaanghangan ako. Pero okay pa rin siya. So yun guys, pwede nyo din tong try sa mga bahay-bahay nyo or pwede ding isama nyo to sa magiging menu nyo sa Noche Buena or Medya Noche or sa mismong Pasko. Dahil sobrang dali lang gawin, mabibili sa supermarket lahat ng ingredients. Perfect din siyang partneran ng cheesy garlic bread. So sa susunod na mga videos, tatry natin gumawa ng ganun. So dito ko natatapusin tong video na to. Sana nag-enjoy kayo and may natutunan. Comment your thoughts on this video and be part of my community by following my social media accounts, all at FARTidos. And if you did love this video, please hit like, share, and subscribe. And don't forget to ring the bell so you won't miss any of my videos. So, till our next fart, see ya!